Ito yung asintada, sir, mula dito sa post number 1. Punta sa post number 2. Punta sa post number 3, 4, tsaka 5. Tapos dito sa post number 5, sir, ito yung layout ni Kuya Edgar. Saka na kaya? Ito po yung takbo ng ating retaining wall. Pagdating dito, kasalubong na po yung biga natin mula doon sa post number 2, nandito sa 5, papasok dito. Yun na po yung bibit-bit ng natin, ng flooring. Ito naman po, dito na sa taas, yung height na po nung biga ng flooring, yun na rin po ang kukunin natin. So hindi na tayo mag-fry. Papunta po dito. Then, tatapatan naman po natin to, yung biga nito. Mag-aabang na rin ako ng bakal dito. So ganawin na po ang height ng flooring natin. Yung biga. Pagdating po dito, magkakawin po tayo ng poste dito para hahawak sa retaining wall natin, yung wall natin dito sa pasilyo. So dito po tayo mag-aasintada papunta dito. Kailangan din po natin magkaroon ng poste dito. So pero po hindi na ganun kalakihan yon. So magiging ganito na rin lang, malaking poste. Hahawak lang siya ng retaining wall. Okay lang po ba na ganito na lang kalit yung gawin nating parilya o yung 80 by 80 yung mga ginamit ko dyan sa post number 2 and 4? Ay, yung malaki? Banyan. Ang laki nun is 70 by 70, ganito. Labas mga konti po yun. 70 by 70 po yun. Yung ginamit natin dun sa retaining wall number, post number 2 and 4. Secondary po yun. Kasi ang minor ko natin, yung 1, 3, and 5. So dito, hindi naman po kailangan ng malaki kasi ang lupa natin is mababa na lang. So siguro po matakpan lang itong pine tree, yung ugat niya hanggang dito na lang yung lupa natin, yung tabo natin sa likod, or mas lower dito, baka ganito na lang tabo, yung tabo ng lupa. Yung backfill natin, no? Ganun. Pwede mga hanggang dito na lang. So, ilan lang siya. So, kung, so wala nang pwersa po ang tulak niya. Kung ang tulak niya ay 3 feet lang, wala na pong pwersa yun. So, hindi na natin kailangan ng malaking poste dito. Kasi pagdating naman sa taas, may biga din tayo. Nahahawak na naman ng pa natin. So, wala po siyang tulak. So, mga secondary post na lang po ang gagamitin natin dito. Dito. Saka dito sa post number 7. 7. Yan po. So, yun na po ang ipapabagit namin habang nagpapayokay na ako dito. So, tatapatan lang po namin to. Magpapahukay na ako dito itambog na, tapos bibit-bitin niya na po yung kandito, yung tie beam natin. So pag nakapag
tie beam na rin tayo dito. Lalagyan na natin ng lupa. So ito rin po yung area na tatakbuhan ng kuwan. Kaya maliit lang po ang big beam natin dito. Itong side na to po, dito dada yung mga sunnyware system natin. Yung lahat ng mga tubig ulan, yung galing sa lababo, sa inodoro, yung mga galing sa third and fourth layer, fourth level. So dito na po dadaan yun. Yung mga waste nila, mga drainage. So itong area po yung dadaan yun. Kaya maglalagay ako dito, mababaw lang na, or kung gusto niyo po, sa ilalim ko doon, maglagay ng biga. Dito sa area nito, ng tie beam nito. Para yung ibabaw nito, mayroon tayong space para sa mga piping natin, mga dikwato na PVC na dadaan sa area nito po. So, ito po yung sinasabi nyo na corner na magkakaroon tayong catch basin dito. So, ito takabal. So dito po yung magkakaroon tayo ng catch basin dito. Lahat ng mga tubig na gagaling dito sa bubong, lahat dito lang takbo. Tapos papasok siya doon dito. Papunta na doon sa tip-tip tank at saka sa drainage system naman natin doon sa level 1. So, kailangan ko po agad yung approval ninyo sa footings dito kasi gagawin na namin yung bakal nito. Ito lang next project ni Edwin habang nag-aantay ng aloe blocks. So, mabuhusan bukas yung footings at yung tie beam. Pagdating yung aloe blocks, may sabay nito pagtaas yung kandado nito. Yung backfill niya, wala nang tuloy-tuloy na yung pag-backfill. Buti nga, makakompleto mababa yan. So, madali pa yung pag-hotel niya. Mababa lang ang hotel niya. Yung tiyari niya, pag-anong siya kailangan mahalin pa yung hotel niya. Thank you.